Hello guys, welcome ulit sa channel ko. Ngayon ay susubukan nating ayusin ang isang audio amplifier na ang model ay RX V665, ang brand ay Yamaha. Ang issue nito, wala siyang power. Accidentally kasi naisaksak ito sa 220 volts. Ang rated voltage kasi nitong amplifier na ito ay 110 volt AC only. Yung dahilan ng pagkasira ng amplifier na ito, masasabi natin na medyo 50-50 na yung chance na ma-repair yung amplifier na ito dahil sa complex ang amplifier na ito. Marami siyang component, mga sensitive parts yung nasa kanya. Tapos pinasukan ng voltahe na halos doble ng rated voltage niya. So expect natin maraming sirang component dito. Pero subukan pa rin nating ayusin. Try lang natin. Baka maayos pa. Sayang naman, ang ganda pa naman ito. Eh, yung specs niya eh. Yung specification niya, 7.1 channel to audio video receiver, power output 90 watts, RMS times 7. Tapos Dolby True HD siya, Dolby Digital, Dolby Pro Logic Standard, DTS das HD Master Audio, DTS Standard Express, and neutral sound. So ganda ng specs, nakakahinayang itapon lang. Subukan ko lang iayusin, baka maayos. 7.1 pa naman to. Dalawa yung surround speaker, ay apat, bali apat yung surround speaker nito eh. O nga pala, 7.1 yung specs na nakalagay dito. Pero yung total is 8 channel lahat. Kasi yung pang 8 is yung subwoofer. Bali yung 7.1 na yan, yan yung front speaker na dalawa, tapos surround speaker nasa rear part, tapos surround speaker na nasa side left and right, so dalawa rin yon, tapos center speaker, so bali pito yon plus subwoofer, 8. So ito yung sirang amplifier natin, nakabukas na yung cover niya, tapos ito yung likod niya. So makikita natin dyan, 7 channel yan. Tapos nasa baba naman yung output para sa subwoofer. Bali yung nasa taas, yan yung mga front, rear, tsaka surround, center speakers. So ito guys, pakita ko sa inyo yung problema, kung ano nangyayari. Bakit? Ano ba talaga yung problema niya? Yan, gumamit tayo ng transformer, step down transformer, 220 to 110 volt. So yan, makikita nyo pag pinipindot ko yung power button nya, walang lumalabas na display, pero may maririnig kayong lumalagitik yung tunog ng relay yun. So ito, chinecheck ko siya kung merong voltahe na pumapasok sa power transformer. From sineswitch kasi yun ng relay eh. Pag pinindot mo yung power button, mag-on yung relay, tapos may continuity na, may flow na ng kuryente papuntang power transformer. So ito yung dalawang wire na yan, yung blue tsaka puti. Yan yung papuntang transformer. So kapag ino-on ko yung switch, power on switch, meron naman ako nasusukat yan. Ibig sabihin, buhay itong circuit na to. Yung board na yan, dyan, masusukat sa point na yan, yung 97 or 100 volts o kung ano yung input voltage mo. So, ayan, tulad yan, nakapatay pa yung power amplifier niyan. So, 7 volts easy lang nasusukat ko. Ayan naman, nung binuksan ko, nagkaroon ng 97 volts.
So ibig sabihin 100 volts lang ay nilalabas ng step down transformer na pumapasok dyan sa ampli natin. Ayan, kita naman natin na walang power kahit naka-on yung switch, naka-on yung relay, walang display. O yan yung power control board nya. So check ko yung mga components nyan, mukhang okay naman kasi may output lahat eh. May nasukat akong voltahe dun sa mga points na dapat i-expect mo na may output o may voltahe talaga dun. So okay yung board na yon, yung power control board. So dyan makikita natin ang power transformer nya, yung surround sound processor, saka yung power amp, pinaka power amplifier nya. So yan yung may malaking heatsink, nandiyan naka-attach yung mga pinaka power amplifier IC nya. So yan yung power amplifier IC nya. Nakikita nyo naka ano na talaga, hindi siya basta power transistor lang, naka-integrated na siya. Magandang klase yan eh, yung STK IC. Pagdating kasi sa sound quality, mas lamang itong STK IC compare mo sa mga discrete power transistor. Well, ang advantage naman ng discrete power transistors, ginagamit siya for high power amplifiers. So ito guys, nakita ko lang yung surround sound processor niya. Meron talaga siyang dedicated na IC or processor para i-process yung surround sounds. Hindi katulad ng mga, actually yung surround sound pwede naman gawin yan, i-process ng mga op amps. Pero makikita natin dito na talagang sophisticated na surround sound processor ang kinamit. So dito, nag-check ako ng mga voltages ng mga capacitors para ma-check ko, masigurado ko na may supply na pumapasok dito sa mga component na ito. But either kasi doon sa aksidente nangyari na isaksak sa 220 volts, baka may mga regulators na nasira. So pwedeng mawala ng supply itong mga component na ito. Kaya tayo nagtitrace ng supply dito sa board na to. And so far, okay naman. May mga supply naman akong nasusukat mga voltahe dun sa mga capacitor. Maliban lang doon sa dalawang capacitor na possible na coupling capacitor yun. So tinrace natin, yun nga, coupling capacitor siya. So tapos na natin i-check yung mga voltages sa surround sound board. So ngayon naman, i-check naman natin yung ibang PCB. Tulad yan, binaklas na natin yung isang PCB ng main amplifier. Dito sa PCB na to, meron naman tayong i-check na voltage regulator na 7812 saka 7912. Bali, binubuo nila dyan yung dual power supply, yung positive, negative saka 0, kaya dual power supply. Tapos meron din na iba pang regulator dito, katulad nyang tatlong yan, mga LDO regulator sila or low dropout voltage regulator. So i-check din ang check din natin yung output niyan kung okay pa ba yan. Yung mga bridge rectifier naman, pwede rin natin i-check yan para masiguro lang natin na hindi siya sira. Saka yung mga relay switch, pwede rin natin i-check para ma-sure natin na nagko-connect pa rin siya or nagsuswitch pa rin. Okay. Ngayon, tingnan naman natin yung ibang part ng PCB kung meron pa tayong makikita ang mga voltage regulator or mga device na responsible para mag-power
o magbigay ng power dito sa amplifier. Kasi yun yung problema natin ngayon eh. Hindi natin, o walang lumalabas dun sa panel display ng amplifier. Kaya importante na ma-identify natin lahat ng regulator dito, ng mga device na nagsusupply ng power. At para ma-prove natin kung may nagma-malfunction ba na parts, components na kailangan palitan. Kaso, ang problema natin, hindi accessible yung mga test points na yon, yung mga paa ng regulators na yon. Kapag ginassemble na natin tong mga PCB, yung mga boards na yan, hindi na natin ma-access yung mga terminal ng mga regulator na yon. So, medyo mahirap, pero kailangan natin gawin ng paraan. Katulad ng dalawang regulator na ito, nasa ilalim yan, hindi yan abot ng test probe ng ating tester. So, pinaka-solusyon natin dyan, habang nakabukas pa yung PCB natin, nakabaklas, mag-solder tayo dyan ng wires. Sa mga terminal niyan, lagyan natin ng wire papunta sa labas. Para doon, habang pag-inon natin yung power amplifier, ma-access natin, matetest natin yung mga boltahe ng terminals na mga piyasa na yan. Ganon din dito sa mga ibang components. So, lahat, basta lahat ng terminal niyan, halimbawa, yung isang LDO ay apat ang terminal. So, lahat ng paanon, susolderan natin ng wire papunta sa labas. Okay? Tapos, yung mga wires na nandun sa labas, lagyan na lang natin ng label para alam natin kung anong boltahe o anong wire yung sinusukat natin. Anong terminal ba ng piyesa na nasa loob ang sinusukatan natin. So, pakita ko sa inyo guys kung paano ko ginawa. Panoorin nyo. So, katulad nyan, nakasolder siya sa, may mga wires na nakasolder sa PCB dun sa pin terminal ng mga component na susukatan natin. Tapos, yung dulo ng wire, yung papunta sa labas, merong label. Kung anong pin number siya, saka kung anong component location. So, ganyan lang yung gagawin natin guys. Lagyan natin label yung mga wires. Okay. Tapos, pagka nasolderan na natin ang mga wires, ganyan yung gagawin natin. Ipapwesto natin yung mga wire dun sa location sa labas. Ilagyan natin ng tape para hindi siya magagalaw-galaw at para hindi magdikit-dikit yung mga conductor niya. Kasi baka mamaya, pag hindi maganda yung pagkakapwesto, mag-short yung mga wires na yan. Mas lalo madagdagan yung sira ng amplifier natin. O yan, tulad nyan, supply yan ng regulator na dual supply output plus minus 12 minus negative 12 sa ground. Ito naman, yan ay yung mga supply pins nandun sa papuntang panel board. Ito, yan, wire yan ng dalawang regulator din. Ito, pinesto ko rin siya dyan, nakatape siya para hindi siya magalaw. Mamaya, susukatan natin ng mga boltahe yan. Yan din, regulator dyan. Yung IC na yan, IC333. So, makikita nyo talagang pinwesto ko siya na hindi sila magdidikit-dikit ng mga wires. Mamaya, ipapower up natin yung amplifier para masukatan natin yung mga terminal na yan. So, dapat mayroon tayong masusukat dyan. Okay. So ito guys, makikita nyo merong 76 volts. Ayan, 76 volts across the B plus tsaka yung ground. Yan, ground. 76 volts meron. Pero
dito sa ito yung B minus niya. B minus yung negative ng bulk. Dapat merong 76 volts din dyan. Pero nakikita nyo, wala. Zero volt. Walang output yung B minus. Dapat kasi meron yung 76 volts yun. So kung ito, merong positive 76 volts with respect dito sa ground. Ito, with respect dito sa ground, dapat may merong 76, positive 76 volts yan. Dito naman, sa B minus with respect to ground, dapat meron siyang negative 76 volts. Kaso wala tayong susukat, 0 volt lang. So, hititrace natin yan kung anong component yung sira. Ngayon dito sa panel board naman, itong mga wires na to, patay na yung HD LED 3.3 DSP, ito yung mga susukatan natin na points. Patay natin po with respect to ground. Ang positive natin nandito, negative na sa pin 23, digital ground. Ayan, kumapit na nga natin alligator pit pin 1 meron, wala, so walang supply yung HD LED. Itong pin number 2, HD LED, pero pin number 1, ito yun. Walang supply. Ito naman, pin number 2, 3.3 DSP. So, dapat may 3.3 dyan. Ayun, meron, may 3.3. Kung nasukat natin, 3.3 volts. Okay, ito yung sulatan mga natin. Ito ay bad 3.3 good, positive DSP pin number 3. Merong 5 volts. Nakita nyo guys? Pin number 3, may 5 volts. May nasukat na 5 volts. So okay yan. Good. Good. Pin number 4 naman. Pin number 4, wala, 0, wala siyang sukat na 3.3. So that is also bad. Next naman, susukatan natin ito ng voltages ng component na IC331. So IC331 na yan. Ang pin 1 niya ay ito. Pin 1 is input, pin 2 is output,
pin 3 is ground. Ito yung ground niya. Pin 4, control niya on or off. Kapag naka-high yung control pin nito, ibig sabihin naka-on yung regulator. So dapat mayroong output. Pero kapag naka-low, ang pin na ito, ibig sabihin naka-0 volt. Ibig sabihin wala output yung regulator na ito. So check natin. Kabit natin yung ground. Yan. Sukatan natin ang pin 1. May input ba? Meron. 7.54 volts. 7.55. Isulat natin. Input niya ay 7.55. Ang output, pero mukhang mababa, 7.55. Bakit kanyan lang yung input niya? Output, pin number 2. 0. 0 volt. O bakit 0 volt? Tingnan natin yung pin. Yung control pin niya. Kung anong state. Kung high ba or low. 0.5, naka-low yan. Pwede sabihin, naka-low siya. Makapatay, pinapatay niya yung output. So talagang wala tayong susukat sa output. Okay. Mukhang okay naman itong component na ito. So, magtalo sa susunod na component. Yung IC333. So ito guys, check natin yung IC333. Ito yun, IC333 yan. So inarrange ko na yung pagkakapuesto ng pins nya, mga terminals. Ito ang pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5. So based dito sa specs nya, IC333, siya ay variable output LDO regulator. Pin 1 niya, output voltage on off control. So ito yung enable saka inhibit pin ng regulator na to. Pin number 2, input yan, VCC. Input na, sabi dyan, 16 volt maximum. So hindi tayo mag-expect ng voltage dyan na above 16 volts. Maybe 10 volts, below 12 volts, ganun. Pin 3, ground. Pin 4, output. Yan. Pin 5, adjust pin. So, possible na adjust, possible na isiset, ito yung magsiset ng output. Kung ano magiging output dito na voltage. Halimbawa, gusto nang nakaset siya sa 10 volts or 11 volts or 12 volts, ito, dito siya ina-adjust. Adjust pin. Okay, sukatan na natin yung terminal. Power up natin yung amplifier ulit. Kabit natin yung negative probe sa pin 3, ground terminal. 1, 2, 3. Ito yun. Pin 3. Ito yung ground terminal niya. Or reference. Ngayon, ano ba yung pin number 1? Control on off. 3 volts. So naka-enable siya. Nakabuhay itong regulator na to. Ibig sabihin dapat may output siya. Pero sa pin 2, tingnan muna natin kung ano ang input. 7 volts. So, bakit 7 volts lang? Halos parehas sila ng input ng isang regulator na sinukat natin kanina, yung IC331. Parehas lang sila ng input na 7 point something volts.
mababa, tingin ko mababa ito. So tingnan natin yung pin 4 output voltage. Meron ba? 5.2 volts. 5.2 yung output. Pin 5, adjust pin. 1.5 or 1.4 yung setting ng adjust pin. Basta yung output nito nakaset siya sa 5.2 volts. So, mukhang okay naman itong IC na ito. So, i-note natin na ang input niya is nasa 7 volts lang. 7 volts. Output 5.2. Ito 7 volts ang input. Ngayon naman, move tayo dito sa last regulator, yung pin ay yung regulator IC334. Ito 'yun, IC334. Low dropout voltage regulator. So, katulad din siya nitong mga IC na 'to. Regulator din ang function niya. So, pin 1 niya is input. Pin 2 output, pin 3 ground, pin 4 on off control. So, tingnan natin kung ano masusukat natin dito. So, same nito. Ang pin number 3 yung ground. Pin 3 ito yung ground. Pin number 3. Pin number 1 ay input. Kabit natin. Merong 7 volts, 7.37. So, i-note natin ano. 7.37 volts. I-note natin dito sa notes natin, 7.37. Pin number 2, Vout. Ano ba yung Vout niya? five volts din ang output. Okay, note natin din. So mukhang okay din tong regulator na to, on off control. On off control pin ay 3.2 volts, o 3.3. so naka enable yung IC, so natural lang na may output siya na 5 volts. Okay yan. Okay. Ito mukhang okay din mga regulator na to. So ang pinakasuspecha natin, Yung bulk kanina. Ito, yung bulk natin na positive red line plus 76. Itong ground niya ay yung white wire. Ito yung reference. Sa negative bulk, negative 76 dapat ang sukat, pero wala tayong nasukat yan na negative 76, 0 volts ang nasukat natin. So, bad yan. I-check natin ngayon dun sa location niya kung anong component doon yung dahilan bakit walang output na negative 76. Okay guys, yan yung steps natin para ma-isolate kung saan yung may sira dito sa amplifier na ito. So, move tayo sa next approach natin. So ito guys, ni-assemble ko ulit yung mga boards ng amplifier natin. Kasi so iti-trace natin kung anong component yung nagma-malfunction o yung sira, bakit walang negative 76 volts output doon sa bulk capacitor. So ang power supply na to, bakit may positive 76 tapos negative 76 tapos may ground, kasi dual power supply siya. So, itong makikita nyo sa screen na naka bilog ng kulay pula,
Nasa gitna. Ano yan? Yan yung rectifier diode niya. So, chinek ko siya. Okay naman yan. So, ngayon, ang susunod nating suspecha dyan ay yung relay. Yung isang naka-square din dun. So, magkakabit tayo dyan ng wire para ma-probe natin. Ayan, no, katulad yan. May mga wire na siya nilagay ko. Para, ang wire na yan, nilagay natin para ma-probe natin kung nagsuswitch ba yung relay na yan. Bakit walang pumapasok? O bakit walang negative 76 volts? So, check natin yan. So, mangyari, assemble natin ulit yung amplifier. Pero, siguro sa susunod na video na yun, kasi medyo mahaba na tong video natin, gagawa na lang ako ng part 2 na video para matesting natin itong relay switch kung gumagana ba siya. So, hinahanap nga natin dito kung ano yung sirang component, kung bakit walang negative 76 volts doon sa bulk negative. So, step by step, hahanap natin yung component na yan. But for now, hanggang dito lang muna yung video natin. So, sa mga friends natin na hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating channel para ma-update kayo sa susunod na video na i-upload ko, yung part 2 ng video na ito. Then, kung nagustuhan ko yung video, dislike na rin at saka please comment below kung meron kayong mga tanong. Abangan nyo guys yung susunod na video. Hopefully, mga after 2 weeks may upload ko na ulit yun. Okay, salamat!